Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly ganap or weekly reading para sa araw ng February 20 to 26, 2023. This is a general reading that just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon, link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Ayan, so let's see ano ang overall energy ng mga Sagittarius for this week. Sag, Five of Wands. May nag-aaway-aaway, merong ano, na hindi nagkakaunawaan. May competition, but I think this is something na tinan pa natin, no? Kung seryoso ba tong away na to. So, ano yung challenge ng mga Sagittarius? Ano yung challenge ng mga Sagittarius? Ooh, Six of Swords. May nag-walk out, may umalis. Okay, so parang ano to ah. May nag-away, tapos may nagtampo, gustong lumayo, magpakalayo-layo, umalis, umiwas. So, ano ang action? Ano yung action? Oops. Four of Cups as an action. Maaring ano, meron ditong hindi na masaya, hindi na niya na-appreciate kung ano yung meron siya ngayon, no? Parang feeling niya may kulang, but kailangan lang niyang, you know, to see the good in everyone, kumbaga, or to see the blessing in a situation. So, tingnan pa natin, ano yung overall outcome nito? Ano yung overall outcome for Sagittarius? The Knight of Wands. Parang meron kang hahabulin or meron kang kakausapin. Okay. Clarify natin. Ano tong gulo na to? Conflict. Knight of Cups. Can be a person that you're dealing with right now. Can be a Scorpio. I feel like ano, maaring meron tong nasabi na nasaktan yung damdamin mo. What is the Six of Swords? Eight of Wands. It seems na ano, you want to, parang gusto mo umalis sa sitwasyon na to kasi hindi ka na komportable sa sitwasyon na to, hindi ka masaya. You feel like this is not the place that you have to be. Parang ganyan. Tignan pa natin. What is the Four of Cups as your action? Yung iba sa inyo, meron kayong mga sinubukan, can be a relationship or career, na akala nyo, gusto nyo, akala nyo, magiging masaya kayo, pero in the end, na-realize nyo, hindi pala. Tapos nagmamadali kayo na tapusin, alisan, ganun. Because it seems na hindi siya pumasa doon sa expectations ninyo. What is the Knight of Wands? What is the Knight of Wands? Ten of Pentacles. Okay. You're going to look for a situation that is better than what you have right now. Na merong fulfillment. Na merong happiness. Yung iba sa inyo pwedeng career to. Trabaho. No? Na maaring hindi ka na masaya kasi masyadong tight yung competition or maaring maraming mga nakikigulo, nakikialam sa buhay mo dyan sa trabaho na yan or sa sitwasyon mo na yan. And you don't feel good about it, na hindi ka na komportable. So, I think you're going to go to a place where kung saan na merong stability, kung saan alam mo na mas magiging satisfied ka. Okay? Pwede tong bagong career. May explore ka na bagong career. Pwede rin relationship, no? Just take whatever resonates. Kung saan na marirealize mo, kung saan na alam mo na meron kang, magkakaroon ka ng stability.
Okay? Baka kasi yung iba sa inyo nasa situation or relationship na parang walang patutunguhan, no? Solar come, clarify. Malinaw na sa'yo yung sitwasyon. Malinaw na sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Dinan pa natin. Sag. Fourth house, home. Home is where your heart is. So, hanapin mo kung saan. Saan yung totoong, saan ka you, to where you belong, no? Saan ka nararapat. You also have opposition, confrontation. So, you are facing your challenges ng may tapang, no? Alam mo na, meron kang gusto na ma-pursue, may gusto kang mangyari, may gusto kang ma-achieve. Kahit na may mga balakid sa'yo, lumalaban ka. Kasi alam mo kung anong gusto mo ngayon. Napatunayan mo na kung ano talaga yung gusto mo. So, let's see. Ano pa, Sag? The shadow. And also, itong shadow, this is the shadow of yourself na alam mo rin na meron kang kakulangan, no? So, yung kakulangan mo na yon, na-realize mo na, and natuto ka na doon na, okay, hindi naman kasi talaga ako magaling sa ganitong bagay, kaya lang pinurso ko pa rin, tapos in the end, ako pa rin yung naguluhan kasi hindi naman talaga to para sa akin. Halimbawa, career, trabaho, nainganyo ka lang, sinubukan mo. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman talaga ganun kagaling doon. Tapos, nung nandun ka na, medyo may insecurities, masyadong tight yung competition, and parang nafe-feel mo na you don't belong there. So, parang may dissatisfaction. Hindi ka na masaya or satisfied. So, some of you would want to, you know, leave that situation para i-pursue yung passion mo, something that will give you satisfaction. So, iba sa inyo, meron kayong connection sa animals or maaring ang animals ay magbibigay sa inyo ng inspiration. So, kuha tayo ng spirit animal. Speaking of animals. Let's see, ano pa? Hawk spirit. Oh, let the spirit be your guide. So, parang sinasabi sa'yo na if you feel na this is not for you, then ipurso mo kung ano yung sa tingin mong para sa'yo. At humingi ka ng sign. And I think itong animals na to is can also be the sign na pag nakakita ako ng butterfly. Yung tipong hindi na yun naman madalas makita, di ba? Na ano, pwedeng sa picture, pwedeng sa video, pwedeng in real life, ganon. And ask your spirit guides na ipakita sa'yo what's the best path, ano yung pinaka-best na landas na dapat mong tahakin at this time, or if you are on the right track. Oh, may blessings na parating sa inyo. Yan, Sagittarius. Sa inyong career, sa finances nyo, merong unexpected money or unexpected na fortune sa finances. Sa relationship naman, you are optimistic sa sitwasyon mo ngayon. Whether you are in a relationship or not, masaya ka, no? Kompleto ka sa sarili mo. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.